Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children forever. Go say to them, get you into your tents again. But as for me, stand thou here by me, and I will speak unto thee all the commandments, and the statutes, and the judgments, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Sabay-sabay. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Pangako niyo po ito, Lord, actually, Ten Commandments, but rally na ang Panginoon ngayong umaga, Panginoon, para sa aming kapakinabang Panginoon at inyong kaluwalhatian din po, Panginoon, at kaluguran, paano kami matuto, Panginoon, sa inyong mga salita. And basically, sa lahat ng bagay, Panginoon, paano yung matututo, paano mag-aral, Panginoon, ma-retain ang knowledge, at paano i-apply ito, Panginoon, na makover namin at makover, may salap sa mga guests din po ulit. I pray especially sa mga naglilingkod na, Panginoon. Hindi kami huminto, mag-aral, matuto, Panginoon. Kayo po ang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaw po na po. Amen. So, makakaw po na po. So, again, magandang umaga. Title po nito ay, basa po natin kanina, sa verse 19 ba yun? Next. No, so verse 1. Okay? Sabi dyan, that ye may learn. Title po nito is, that ye may learn sa Tagalog para kayo ay matuto. Okay? Subtitle natin, the high status of learning in the life of God's people. Sa Tagalog, napaka-importante ng matuto. Okay? Ano ba yan? Ano ba yan dapat tayong, at paano tayo matuto? Okay? Intindihan ba? Sino dito hindi natututo? Naalala ko tuloy si Mekmek for the record. Again, yun ay kaibigan namin sa college. Sabi niyo, masaya doon. Talagang masaya kasi comedian yun eh. Kaya nag-enjoy din yung iba sa kanya. Problema, pag pastol ka, hindi ka comedian. Minsan-minsan, okay lang. Okay, pero yung buong buhay mo, ministry mo, hindi yung comedy. So, kaya yun ang problema sa mga yan, mga kaibigan ko, yung sinasabihan ko din. Okay, yung sinasabihan ko lang lahat ha. Yung sinapastol na din eh, mga Pentecostal, Evangelical, ganyan. Si Ryan De Leon, okay. And then sina nakalimutan ko tuloy. Basta yung mga kaibigan kami niyan eh. Pero problema sa kanila, nasabihan ko sa issue pa lang ng King James, laglag na. Sabi ba naman ng isa, si nakalimutan yung pangalan. Sabi niya, ako pag ganyang usapan, hindi ko na yun ninaan eh. Kasi naniniwala ako na hindi kailangan lang pag-usapan yung mga doktrina. Ano ba yun, Jeb? Hindi nagbabasa siguro ng Bible yun. Kasi nga, ibang Bible nila eh. Sabi ni Paul kay take heed unto the doctrine. Ibig sabihin na makinig ka, pag-aralan mo, turo mo. Kasi lahat yun, hindi yung importante yun. Kakaaway pa tayo dyan eh. So, mababaw po yung mga yan. Kaya, naano rin ako, naawa rin ako yung ewan. Ay, ngayon, mas lalo na naging personal kasi pati kayo na damay. Mga bata, ya, pag pumunta kayo dyan, nasanay kayo sa kala nyo, church na rin, yun ang problema. Okay? So, kaya sana, ito sabihin ko sa mga bata, okay lang kayo nasa sa inyong pagpapasya, di ba? Nasa inyong pagpapasya, bandang uli. Pero makita nyo sana yung diferensya, nabanggit ko kanina, 95 sa 90, malapit yun, pero iba pa rin. Natalino kayo, pipiliin nyo yung mas maayos para sa, ano nyo rin, sa rin yung kapakinabangan, no? So, hindi mga King James yan. At kung ano-ano pa. Anyway, tuloy po tayo. So, kaya nag-trigger pala ito, no? Yung ating lesson. Kasi nga, nagpasalamat tayo iba sa inyo dito, natututo na. Pero parang parang bumabagal. Ramdam ko yung iba sa inyo, okay nung una. Ngayon iba parang ano, kung may preno. Iba, parang bumabagal nga.
Sasakyan, okay lang siya bumabagal pag mabunggo ka, di ba? Ganon din kayo, mabunggo kayo, sige, bagal kayo, walang problema. Kaysa lang mabunggo kayo at madisgrasya at, kunwari, yun nga, yun sa mga magulang niya, pero gawa, nakainom ako, huwag ka munang umatin dyan sa church na yan. Huwag ka munang umatin. Preno, okay? Pero kung hindi naman, yun ang problema. Pag ganyan ka na, tapos, ano, babalik ka? So, huwag naman sana. Kaya yan po nag-trigger dito. Kaya ang objective natin that the brethren may continue to learn and well. Maayos. Banggitin ko na rin. Ito po yung na-preach ko na. May mga ibang preaching kami. Sige na. Napaka-importante nito. Ito yung naalala ko lang na isa. Yung isa hindi ko makita. Pero ito po yung 2018. Sana ito na nga lang ipipreach ko eh. Pero wag na. No? Boring yung mga naparinig na nito. At sa na-preach ko rin sa Mother Church. So, ang title po nung Jesus Says, Learn of Me. Or Learn of Me. Ibig sabihin, matuto ka. Naalala niyo ba yan? And then, ang point natin doon, offense can confuse learning. Okay? Kaya sabi ko sa inyo kahapon, di ba? Parang, pag in-observe na tayo ng mga tao doon, nag-aaway tayo nag-uturo, mag-discourage yun. Ayusin natin. Ganun din dito, okay? So, nangyari dyan, offense can confuse learning. The will can interfere against learning. So, huwag nyo sabi, ayoko. Hindi ka matututo. Gusto mo bang hindi ka matuto? Eh, gusto ko to. Naiintindihan ko na ayaw ko to. Patay ka. Ang dahil mo kailangan aralin. So, huwag mong hayaang mag-intervene ang will mo para lang matuto ka. Okay, yung mga dati po ah, yung dati preaching. And they ultimately fall to folly. Ito po yung mga kalaban ng learning. Okay? So, pag huminto ka ng aralin at tahakin yung tamang daan, ay anong alternative mong umalis ka sa tamang daan? Okay? Banggitin ko lang ha, ito ka lang naman gusto sabihin sa introduction. Alam niyo ba yung mga taong huminto ng mag-aral? Kung tinong matuto, katulad nung naalala ko yung sa Alex Allwinning, sa Riverbanks, ang dami pong ganun. Pag kumikita na yan, okay na, hindi ako na mag-aaral. Ang alam ko lang, alam mo na, pag nagbenta ka, kunwari, buy and sell, yun na yun eh. Buhay ka na nun. Kasi ibang bagay, gagawin, iguguguli mo na lang sa Netflix, yung mga mayaman na, wala na silang makita. Yung anak nila, lalong, wala rin alam. Pag-aaralin sa mga taas na para lang, ano man niya, university, ano yung tuturo doon? Kailangan lang malaman para kumita, and then what? Kaya huwag kayong hihintong mag-aral. Amen? Lalo mga bata pa. Yun ang nakakalungkot. Bata ka pa, Bible na naman. Alam ko na yan eh. Really, sa palagay mo? Can you look me in the eye? Kunwari, si Brother Brian o kaya si Brother Diem, madami natutunan to eh. Salamat. Pero you can tell me na wala ka nang dapat matutunan. Masyashak ako nun. Kasi alam ko hindi totoo. Okay? So, huwag. Kayo umihinto, ang dami niya, kung lagpas na kayo kay pastor, marami pa rin. Kaya huwag kayong hinto. Amen? So, ano pa yung point natin last time? Denial of the Lord's mighty words can cause unlearning. So, baliktad na. Yung iba humihinto lang, pero iba pag nilabanan mo ng Diyos, babaliktad yung learning mo. Yung ibang natutunan mo na, kahit dati mong alam, mawawala yun. Mga points lang po natin dati ito, ha? So, paano tayo matututo? Recognize that wisdom learning is from God. Okay? Galing yun sa Diyos, huwag mong wawala yun. Galing yan, kung ano yung matutunan mo, kaya hindi siya mawawala sa umpisa, sa gitna, hanggang matapos. Dapat alam mo, ang Diyos ang pinakamatalino, and therefore, hindi siya mawawala dyan sa equation. Okay? And then, learn directly from Him. Yun yung maganda. Kay Jesus ka matuto. Hindi ka, four gospels lang. Sino nagsasawa dyan? Ang lalim niyan. Kaya nga, yan, pag nag-uumpisa tayo sa dalala, nag-uumpisa lagi ako sa gospel. Hinahayaan kong malaman nila kung ano exactly sinabi ni Jesus. Hindi yung katulad nung iba na sinabi ni Jesus, si Mary, ano yan eh? Virgin yung forever. Hindi totoo yun. So kaya doon tayo nag-uumpisa sa gospel. Hatayaan natin kung sinong mananatili, ma-establish dyan, they learn from Jesus himself. The last is, ang point natin doon, if the truth is learned, it brings about the rest and peace to the learner. So, maganda, di ba? So, pag ikaw ay natuto, bukod sa maraming pakinabang yan, yung sa points natin kasi doon, tsaka sa text natin, isa sa mga magandang reward ng learning, natututo ka, meron kang kapayapaan.
Yung iba, napaka-insecure. Pag sinabi lang ng kahit mga pastor, ha? Paano mali yan? Ano pa nagawa? Mali. Ay, na magtanong, ano, paano mo sabi mali? Alin doon yung mali? Ganun, may kapayapaan nga. Hindi kayong parang sasabog ka pag sinabi lang ng mali or nag-hint sa'yo na, paano mali ka? Ha? How dare you? So, ganun, may kapayapaan. So, yun po yung last time natin. Hindi ko mahanap yung isang teaching about learning, pero about yun sa ano eh. Ewan ko, sino nakakaalala dito? Magaling itong mga to. Yung finish ko sa Isaiah, yung precept abang precept, line upon line. Anong title nun? Naalala nyo? Hindi ko makita eh. Anyway, so, yun dyan na yan. So, this time naman, bigay ko yung background, pero mamaya yun. Introduction muna. Ano yung sabihin ng matuto? Natututo ba kayo? Doon kayo, Meg-Meg. Natututo kayo? Natututo naman kayo doon kaso hanggang dito lang. Okay. Okay, kaibigan ko yun, pero hindi ako bilib sa church sila. Okay. Ano ba yung sabihin ng learn to acquire knowledge or the skill in by study, instruction, or experience? So, minsan di ka natututo sa school. Yung ibang bagay natutunan mo sa experience. For example, driving. So, ngayon, uso na ngayon driving school. Pero yung iba dyan, pag-drive-in mo lang yan, yung bike, sino man mag-bike dito. Magsalita. Magaling yung mga bata, di ba? Yung iba, iba-iba eh. Yung anak ko, sabihin ko na lang, Stephen, medyo huli yung nagsalita, yung dalawang kasunod niya, mabilis. Isyana, mabagal din. So, pero ang galing ng, paano natututo yung bata? Na nakikinig lang siya, di ba? So, natututo, alam niyo, ibig sabihin ng matututo. Amen? Amen. So, ngayon, lalaliman natin. Hindi ibig sabihin na marunong ka magsalita, marunong magbasa. Okay na. Kasi lalo sa pagbabasa, nabasa mo nga, nabigkas mo nga yung salita kasi marunong kang mag-enunciate, di ba? At ang alam mo yung mga tunog ng L, ng E, at ang T, pag sinama mo, let. Pero, may mga ideas behind words. So, kaya ang learning po, walang katapusan. At yun nga, nakakalungkot pag tayo ay huminto na mag-aral. Ako po ngayon hanggang nag-aaral ako. Kaya nga in-engage ko yung mga pastor na mag-engage ko sa inyo. Hindi ako kontento ng yung kalaban natin lumalago, ang tindi ng kanilang reach, tapos tayo, hindi tayo lalago. Talo tayo niyan. Kawawa yung mga hindi maliligtas, naluloko, at everything in between. Kaya, ngayong umaga, so yung pag-isip ng learn na, nag-acquire ka ng knowledge, either sa libro, inaaral mo, or binigyan ka ng instruction, ganito yan ha, ah, ganun pala yun, nakita mo, okay, natuto ka. Or, pwede sa experience mong sarili. So this time, mabilis lang po yung mga verses po na learn para makita rin natin yung hindi po kakaiba yung ating pangunawa sa word na learn, sa biblical learn. Kaya, basahin ko na lang po ito. Ito po, si Laban. Kilala si Laban? Sino si Laban? Kapatid ni Rebecca. Okay, tito ni Iso. Okay. Tito din ni Isaac. Hindi. Tito ni Isaac. Tama. Hindi. Tito ni Jacob. Okay. So, anong ginawa ni Jacob? Napunta niya kay Laban. Siya yung nagtrabaho doon. Ang sabi niya, and Laban said unto him, kay Jacob, I pray thee if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience. Ayan yung unang mention ng learn sa Bible. That the Lord had blessed me for thy sake. Sa Tagalog, Tagalogin ko ha. Si Laban kasi Jacob pa sa lingkod ng Diyos. Okay? Ngayon si Laban, businessman. Trabahador niya si Jacob. Ang dahil ito mga bata, natuto lang siya, naobserbahan niya. Ano naobserbahan niya? Pinagpala siya, umaman siya dahil dito sa isang empleyado niya kasi magaling, matapat, at binanggit dito yung pangalan ng Diyos, di ba? Kasi pag may isang tao pala, kahit kami sa trabaho, alam namin yan. Hindi pwede mag-resign to, patay tayo. Mga ganun. So, kakabahan ka na yan. So, ganun din kayo mga bata. Ito yung gusto kong obserbahan nyo. Ha? Sino sa mga kaibigan nyo dinadala kayo sa tama? Amen? Wala, sumama ako kunwari lang. Si Jeff ay, sino kayang kaibigan mo? Sinamahan niya si Reg, napabuti siya. So, anong sabihin nun? Samahan mo siya lagi. Okay? Ngayon naman, may another kaibigan ako, kunwari si Peter.
sinamahan ko si Peter, pumunta kami ng ganyan. Napahamak ako kasi kung saan ako dinala ni Peter. Mari lang, ha? Diba? So, sasama ka pa ulit doon sa Loko-Loko? Hindi na, kasi natuto ka na dapat. So, ganun din yan. Basok natin yung mga church, ha? Pumunta ka sa church, masaya ka. Si Pastor, nagpapatawa, diba? Tapos medyo kalbo pa. Tawa-tawa ka, diba? O babalik ka ba doon? Depende sa iyo, ano ba gusto mo? Okay, kung doon ka naman sa pumunta sa isang church, natuto ka yung palang sinabi ng Diyos, matibay. Alam mo ngayon, naligtas ka pa doon. By the way, kung doon ka naligtas sa church na yun, mahanap ka pa ba ng iba? Kahapon po, yun ang tugal, mabigat sa kaloobang ko eh. Sabi kasi, ang tagal nyo palang tinuruan dyan, ay nagbabible naman kami. Ang tanong, naligtas po ba kayo? Ay, hindi po eh. What on earth? So, yun pa lang po yan ang labanan dyan. Pag hindi ka naligtas dyan, yan, dati kaming Katolik, kung asan ka nang galing, hindi ka naligtas dyan, ako, magtanong ka na. Ano yung nagagagawa niyan? Ang kalooban na Jesus na maligtas tayo, di ba? Ayaw ng Diyos sa impyerno tayo at ayaw natin yun. Ngayon, pumunta ka sa church, hindi ka naligtas, mga magulang mo, hindi naligtas doon. Magtanong-tanong ka naman at least. Hindi tama yun, okay? So, yun ha, matuto ta by experience. At logical din. So, meron pang iba, ha? Mali yung research. Mga ilang, ano pa, verse. Nakukuha ba? Hindi siya mahirap intindihin eh. Isa pa, no? Eh, ito naman. Sa Deuteronomy Paul, bago yung ating chapter, no? Sabi dyan, sabi sa Deuteronomy 4:10, sabi dyan, especially the day that thou stoodest before the Lord, thy God in Horeb, when the Lord said unto me, gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me. Okay, parang yung topic natin ngayon. Bakit sila ginather doon at sinabi sa kanila yung mga salita ng Diyos para sila ay matuto. Ganun din naman sa Deuteronomy 14, that they may yes learn to fear. Dapat matuto kang matakot. Kagabi po, yung aking anak na makulit, nasa na ba si Aiden? Gising na ba? So, minsan puro yung edad nila kasi sarap eh, pinapakain sila, inaaliw. Kasi walang alam lang, hindi kalokohan. Kaya sabi ko nga po, Roy, takot ka ba sa akin? Hindi po. Kasi lagi namin ano, spoil ganyan. Masaya naman tayo kasi anak natin. Kasi hindi dapat may takot ka sa tatay mo. Mapapaluin kita. Opo, sige po, takot na po. Sa Bible po lalo kayo mga lumalaki na. Okay, dapat may takot ka. Okay? Yung mga criminal dyan, bakit sila nagnanakaw? May takot ba sila? Walang takot. Alam nila, paparusahan sila pag sila nagnakaw, pag nahuli sila. Eh kaso pag hindi naturoang matakot sa batas, okay, sa ibang tao, gagawa ng kalokohan yan. Yung iba naman, si Raulo din, yung mga, ano, alam nyo na, yung mga iba naman, mambabae, di ba? Babae ito, gagawin. Maliligaw ako dito. Kunwari, sabihin siya, mahal ko siya. Baka maniwala siya, baka hindi. Itong isa, ligawan ko rin. Sina ulo mo. Eh, pag nalaman niya yon, ano ka? Baliw, loko-loko ka, di ba? Wicked ka. So, iman, hindi naman takot na anong isipin sa kanya ng ibang tao. Mali rin yun. Kaya maingat kayo sa mga ganyang bagay. Amen? So, naiintindihan ko, bata pa kayo, pero kaya nga tayo nag-aaral. So, dapat mong katakutan ng Diyos, una sa lahat. At paano malalaman kung anong gagawin mo? Alamin mo yung gusto niya, ayaw niya. Huwag mong gawin ayaw niya kasi may takot ka sa kanya. Anyway, nabanggit ko lang yun kasi marami po dito, learn to fear the Lord, learn to fear God. Ano pa? Deuteronomy 18:9, sabi naman dyan, thou shalt not learn to do after the abomination of thou nation. So, baliktad naman. So, kung may matututunan ka, yung iba, huwag mo namang arali na. Kaya sabi ko sa'yo, sumama ko sa maayos na barkada. Bakit? Kasi pag nakita mo, kunwari, si Brother James, loko-loko, kunwari lang, ha? And then si Jane, si Jeff, sama-sama doon sa loko-loko. Eh, siyempre, magkukwentuhan yan. Sabi ni Brother James, alam mo ba, yung dami ko dating shota. Natututo, anong
ano, paano kaya niya ginawa yun? Ganito lang yan. Ako, di loko-loko na rin ikaw. Hindi na sabi dito, matindi to ha, sabi niya. Galit na galit nga yung Diyos dun sa mga heathen. At to the point na pinagpapatay niya, ginamit niya lang yung Israel. Ngayon, gagayahin niyo pa ba yun? Inusgahan ko na yun. So, wag. So, wag niyo nga aralin. Ayaw niyo, wag niyo nang tingnan. Wag niyo nang, oh, bakit kaya sila ganun? Ba't kaya sila pumapatay sa kapwa nila lalaki? Hindi ko alam. Baka, wag mo nang isipin. Amen? Ano pa? Yeah, puro learn to feel the Lord. Napakadami, no? So dito sa Psalms 119, very famous, verse 71, it is good for me that I have been afflicted that I may learn thy statutes. Sa Tagalog, buti na lang, pinalo ako. Buti na lang, pinahirapan ako kasi doon ako natuto. So ibig sabihin pala, pagkatuto, pwede rin sa negative. Pag pinalo ka, ay, hindi ko nagagawin yun. Eh, nagkulit-kulit ako, nabalian ako ng ano, ay, hindi ko nagagawin ulit yun, mag-iingat na ako. Amen? So, ano pa? May ginawa ako, may sinabi ako, napagalitan ako, marusahan ako, so pwede ka rin matuto. So, hindi ko na, ano to, ganun lang naman ang learning. So, again, by experience or by instruction, pag sinabi sa'yo, huwag mo nang gawin, natuto ka ngayon. Okay? So, ngayon, ngayong umaga, may na tayong 5 points dito. Paano naman? Ano ba yung mga kinukonsider para tayo matuto? Okay? Medyo generic, no? Ano yung mga kailangan nating malaman about learning? So again, ha, itong chapter na to ay 10 commandments. Hindi tayo masyadong magdadwell doon. Medyo familiar tayo doon, pero importante rin yun later na yung ano. So gusto ko lang makita ngayon dito, sila ay ginather ng, ni Moses, utos po yun ng Panginoon. At sabi dyan, nandiyan ba kayo? Paki-ano kung nandiyan kayo sa Deuteronomy 5, dyan pa tayo mag-focus. Things to consider in learning well, paano tayo matututo at maayos. Matuto, mag-aral, mariretain natin yan. Sabi dyan, and Moses, pakibasa nga po, ready, go. And Moses called all Israel, and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them, and okay, so ginather sila. Parang tayo ngayon, no? Naalala ko na naman. Salamat sa mga nag-i-invite. Okay, ayan, nag-i-invite. Si Mamean yung talagang ano, no? So, matuto kayo dyan din, no? So, alala, tsaka dito. So, mahirap yan. Pero, bakit in-invite natin mga tao? Ang hirap namang turuan sila na kung saan-saan. No, ngayon, yung soul winning, ganun ginagawa natin. Pero pag ganito ang mabilis ang learning, pag magkasama tayo, mag-aimin kayo, pag naitindihan nga, pag tinanong kayo, nalalaman nyo rin yung nalalaman ng iba at hindi nalalaman ng iba. Kaya guide po sa kanila dito, ang ginawa niya, ginather sa utos ng Panginoon, si Moses, ginather niya yung mga tao para daw ano? Let the statutes and judgment which I speak in the ears of this day, in your ears this day. So magsasalita ngayon ng Diyos, sasabihin niya sa mga tao, okay, Moses muna. At sa mga tao, para daw ano? Para kayo matuto. Kaya number one, yung pansin ninyo, tatlong bagay kasi. Diyan ba kayo? Tingnan nyo. Sabi dyan, magsasalita ako sa inyong tenga, ibig sabihin, maririnig nyo yun, para kayo ay una, matuto, panatilihin, at gawin. Okay? Anong pinakipuntante doon? Siyempre, gawin. Kaso, ano yung nauna? Dapat, ha? Pero nauna talaga, dapat matutunan nyo muna. Kasi una, hindi nyo kayo gagawin. Nababagit lagi, inutusan ko si Peter, ganyan. Umalis nga, yung ginawa niya, mali. Matutuwa ba ako nun? Reg, bili mo ako ng ano? Ng, anong inutos sa'yo? Yung alak, ha? Bumili ka ng iodized salt. Alam mo yan? Hindi, pero asin lang yon. Pero may klase kasing salt na iodized, iba, hindi. At sabi ko, rock salt. Gusto ko yung malalaki. Ayoko kasi nung, ano eh, durog. Pag ginanong ko yun, sasama lahat yun, hindi ang alat. So, yan ang ano namin, rock salt na iodized. But anyway, lumabas nga si Reg, bumili nga siya ng asin, kaso hindi iodized, tas hindi rock. So, ano mangyayari nun? So, pwede pagtsaga, pero hindi tama eh.
Pag inutusan ka, dapat sakto. So, kaya, na sinasabi dito, bago mo gawin isang bagay, matuto ka muna. Aralin mo. Katulad yan, nabanggit na yung mga churches. Okay na ba lahat? Kahit anong church, okay na ba yun? Dadya, basta church, basta may Bible, okay na ba yun? Siyempre, hindi. Kasi, ang daming inaaral dyan, ang unang-una dyan, yung pasto dapat, alam nyo to, sa kanya ituturo sa inyo. Ganon din naman kayo. Pag natututo ko ngayon, kung ang natutunan mo, yun ituturo mo sa iba. Eh, paano ko sablay? Kaya gusto ko lang sabihin dito, number one, learning is primary and crucial. Napaka-importante. Huwag kayong hinto. Amen? Eh, basta alam ko na to eh. Ito, alam mo na ba? Well, umuulad ka na. Katulad to. Sa amin, ganun. Yung learning, trabaho, alam ko na to eh. Aralin mo rin to para makinabang tayo. Amen? Ano kayo mga bata, yung pag-aaral nyo, misa naasawa na kayo, huwag kayong mag-asawa. Naku, huwag na huwag. Never dapat dumating sa inyo yung nag-asawa na ako, yung pumasok. Alamin mo kung bakit ka tinatamad, baka binubuli ka, o sabihin mo sa nanay mo, na tatay mo. Pangit sa bata na huminto ng mag-aral. Ngayon, yung mga yan, yan ang aral nila eh. Kaya okay lang yan. Ganun lang talaga eh. Pero kayo, makinig. Number one, dahil napaka-importante nito, inuuna siya. Bago mo gawin yung instruction, dali, aralin mo muna. Ay, basta asin, okay na yan. Hindi nga yun ang kailangan natin eh. Eh, lalo na pag medyo technical na talaga. Eh, yan, bumili kami ng parts dati ng ano, sasakyan, mali naman. Pero umubra naman, kaso, hindi tatagal. Okay? So, matuto, yun ang number one, ha? Learning is primary and crucial. Huwag kayong tatama rin, huwag kayong hihinto. Kaya nabanggit ko rin kanina yung isang bagay kanina, yung points natin dati. Ang dami pwedeng mangyari na negative pag huminto na kayong mag-aral. Amen? Eh, basta pagod na ako, pahinga ka, tapos mag-aral ka ulit. Amen? Never na i-despise mo yung learning. May mga ganyan tao. Ayaw ka mag-aral, Bible. Ayaw ko niyan. So, mention prior to keeping and doing. So, importante. Pangalawa, so, dito na papapasok sa from verse 2, hanggang verse 21 po, eh, sinasabi ko kanina, ano yan? Ang tawag po dyan ay, ano yan, Pame? Ano yung verse 2 hanggang verse 21? Ten commandments. Ang dami nyo na. Hindi, kasi yung pagpiliksama-sama mo yan, sampu lang po yan. Okay, bilisan ko na lang ha. Una, ano yung unang commandment? Ang Diyos lang ang dapat mong Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng kahit ano na pwedeng pumalit sa Diyos, kung ano man yan. Especially yung mga carb. May kaya yung Catholic, napaka ano yan eh. Napakalinaw ng tawag dito, ng kamalian ng Catholic. Lantad na lantad. Unfortunately, iba sa atin, wala. Napakahirap pa rin kakain. Kaya sabi dyan, huwag kang gagawa. Una, ang Diyos lang ang Diyos mo. Huwag gagawa, ano pa? Siyempre, huwag mong sasambahin. Pangatlo, ano? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. So, ginagalang mo ang Diyos, yung kanyang pangalan, huwag mong gagamitin sa kalokohan. Kaya sa mga walang kabuluhan. Numbers, verse 12, keep the Sabbath day to sanctify it. Okay, again, tamang dapat yung, tama yung ating interpretation dyan. Okay? New Testament. Okay? Hindi tayo mga Sabadista, lalong hindi tayo Hudyo. So, pero yun ay kasama. So, ano pa? Honor thy father and mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. So, mga, importante ba ito? Of course. Pag pinag-aralan dyan, magkakaroon tayo mag-aralan ito. Nakalimutan ko lang. Nabanggit ko na dati yan. Sa ano eh. Si series natin yan, Ten Commandments. Napakalalim niya, napaka-comprehensive niyan. Okay? So, paalala niya sa akin ha, pag nakakalimutan ko. So, huwag kang papatay, huwag kang mag-adultery, isa lang asawa mo. Amen? Amen. Kung may nakita, yung ganyan ko, maraming asawa eh. Huwag mo nang gayahin. Inutos ng Diyos yun, huwag mong gagawin. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsinungaling. Huwag mong sabihin ganun, di naman pala ganun. Okay?
At last is, thou shall not covet. Okay, dito sa... So, mag-covet. So, gusto ko lang sabihin dito, una, learning is important. Kaso, okay, ako, pastor, inaaral ko kung paano, ano eh, i-save yung whales, saka yung i-save yung environment. Usong-uso po ngayon sa kanila. Ano pa? Kahit-kahitang bagay. Inaaral ko kung sino mas mabilis. Itong tablet na to. Yung nagbablog, di ba? Alagang, ito yung salamin nito, ito yung gorilla glass, ito dito naman. Alam nila yon. So what? Okay yun to some degree, amen? Pero kaya number two points natin, kaya importante ito, ano sinabi dito? Ten commandments, napaka-importante sa learning. Ano yung aaralin mo? Basta makapag-aaral, mag-aaral ako ng ano. May mga uso daw sa college ngayon, mga walang kakwenta-kwenta. Diversity, yung mga inaaral nila. Kung ano man yan. Ano pa? So, aralin mo, number two, yung mga importanteng bagay. Sayang po, ang dami mo po pwedeng aralin. Unahin mo yung mga importante. Amen? Huwag mong aralin yung walang kabagay-bagay, tapos sabi mo, basta mga importante learning. At least, nag-learn ako. Mali. Aralin muna importante. At pag may time ka pa, edi may ibang bagay, aralin mo din. Kung may time ka pa. Isa dami na importanteng bagay, soul winning pa lang. Iba sa inyo, huminto na dyan eh. Kaya napansin ko. Okay? Kung excited ka sa soul winning, inaaral mo yun, nagtatanong ka, yung pala yun, na-trigger yun, yung Friday. Sabi ko, ang bihira, wala nagtatanong ah. Iba, hindi pa umatin. Ano kaya? Ano ba ito? Mga ito, napakagaling na ba ito? Again, kung wala kayong matanong or minsan sa palagay nyo, again, huwag kayong mahihiya magtanong. Pag nagtanong ako, malalaman nila, hindi ko alam yun eh. Kung di mo naman talaga alam eh. Ano ba kung mali ka ba sa ibang tao? At yung inaaral natin, mga mahalagang bagay. So, hindi mo kailangang mahiya, okay? Eh, yung mga malalakas para mga sariba, ano inaaral nyo sa Bible? Ganun ka, di ba? So, ikaw naman, nagpadala ka naman, ay, hindi, ito, may important ito, yung Bible. Dali mo naman. Kaya ako, sa nagamit siya, nagpasalamat ako, lumaki ako sa pang-asar, eh. Na ano ko yan, eh, na-measure ko. Yung attitude ng mga tao mang-asar. Ako, malakas rin ako mang-asar ngayon. Pero, tinatama ako hanggang saan, sa ko gagamitin. Kaninong tao, gaano katindi. Oh! Kaya minsan, nakaasal ako dito para ma-provoke kayo mag-aaral lalo. Kaya katulad sa mas na yan, di ba? Okay, naalam ko ilang beses mo nasabi na rinig, I mean, na mag-ingat kayo, at sabi pa, kaya naman ako nagpapabakuna, nagpapamamas, para maprotektahan ko ibang, ang galing mo naman, really? Eh, paano nga? Yun ang sagutin mo, paano mong protektahan yung iba ng pagmamas kung ikaw magkasakit ka rin dyan, carbon dioxide dyan, ini-inhale mo paulit-ulit. So, aralin mo muna. Tayo na punta doon. Okay, learn the important things and then mapapabuti ka. Amen? So, dito kaya inaral natin 10 commandments or ano na lang natin. Napaka-importante ng 10 commandments. Again, hindi yan ang kaligtasan. Hindi ka maliligtas dyan. Pero magkaka-idea ka. Magkaka-idea ka na hindi mo kayang tuparin yan. And therefore, dapat may ibang paraan pala. Pero at least na-appreciate mo yung kabanalan ng Diyos. Ayaw niya to. Huwag mo gawin yan. Eh, nagagawa mo pa rin. So, importante siya. Amen? Pastor, hindi ako masyadong matalino. Eh, lalo na. Okay, kung medyo mabagal yung processing ng computer mo, ng utak mo, eh lalo mo dapat makinig dito, unahin mo importante, pag naalam mo na importante, at least alam mo na importante, nahuli ka sa iba, kasi ganito yung alam nila, pero importante dito sa alam nila, andito lang. Ikaw, ito lang yung kakayanan mo eh. Pero inuna mo yung mga importante, o yun, puno ka na. Lamang ka pa rin. Amen? Kaya huwag lang yung liliban sa church. Amen? Nasa inyo yan, pero I'm telling you, hindi ka matalino pag lumiliban ka sa church. Ang dami mo na may miss.
Kaya pastor eh, makikinig ko naman sa YouTube. Hindi mo, iba yung ano dito, nandito ka. Nakikita kitang ganyan, nakikita yung reaction mo. Makakapag-react ako back. Diba? Kaya ako, ayoko mag-preach sa computer, sa camera. Hirap kaya. Okay. So, una, number one, learning is primary and crucial. Tandaan nyo, kaya huwag kayong hinto. Pangalawa, unahin mo yung mga importante. Pangatlo, fast forward sa 23. Sabi sa verse 23, and it came to pass when he heard the voice. Ito po yung binabalik tanaw nila. Again, ang Deuteronomy, pinakwento lang yung nangyari na. So, nangyari po nun, nung kinausap sila ng Diyos, sabi dyan, narinig nila yung boses eh. For the mountain did burn with fire, so nausunog na yung ano, so medyo, pero kinausap sila ng Diyos. That he may came near to me, even all the heads of your tribes and your elders. So, kung naalala niyo yung kwento doon, pinalapit sila ng Diyos, okay, sabihin ko sa inyo yung dapat yung gawin. Ano nangyari doon? Ang problema, mamaya pala tayo doon, no? Kasi sabi doon, in the midst of the darkness. Alam niyo ba yung darkness, madalas sa Proverbs. Ang sinisimbolize ng darkness, hindi mo makita, difficulty yan. Okay, ibig sabihin, may dark saying. Ano yung sabihin ng dark saying? Hindi ano yun, ha? Hindi yun kay Darth Vader, ha? Ibig sabihin nung may hirap, may tindi, parang may nakikita ako, pero madilim. Kaya number three, learning can be difficult. Okay, hindi natin tinatanggi yan. Eh, pastor, eh, alam mo na kasi yan, eh. Eh, dati, hindi ko alam. So, nag-effort akong mag-aaral, makinig, at pag may nagsasalita, lalo yung ito, inaaral natin, ano, tingnan mo pati emotion niya, tingnan mo. Kasi doon kang matututo, kasi doon mo rin makikita yung mga fake, doon kang nakikita kung tinatamad na, siguro hindi importante itong pinipisi pastor. E pag importante naman, alam mo rin, sinobserbahan mo siya. Okay, so again, di lang sa salita. Okay, minsan mahirap, pero kaya. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, ito, gagawin natin ito, hanggang mamatay tayo. Okay? Kunin tayo ng Panginoon, kung ano man yan. So kaya sana, andun din yung inyong attitude na, okay, gagawin pala natin ito lagi. Importante pala ito. Ang hirap eh. Dapat alam mo na minsan pwedeng maging mahirap. Pero, kaya. Amen? So again, alala ko, aralin natin yung Ten Commandments later. Pangalawa, pang-apat na po. No? Una, ito yung importante. Pangalawa, unahin mo importante. Pangatlo, maaaring maging mahirap yan. Okay lang. Number four, ito yung nga sinasabi dito. Anong gagawin mo? Kung ano dito, maapoy-apoy na. Kung nag-push ako dito, boom! May effects pang gano'n. No? Tapos nausunog na ito. Bakit? Basta kasi para matakot kayo. Hindi ko gagawin yun. Pero minsan, ginaganong ko ito para magising yung nakatulog. At nakatulog ang diwa. Kung hindi man tulog, tulog ang diwa. Ibig sabihin, hindi nakikinig. Alam nyo ba? Anong nangyari doon? Talagang takot na takot sila. May nagusunog na. Okay? Pati may namatay, lumapit sa bundok. Diba? Yung iba doon, especially yung mga hayop. Kasi hindi mo naman matali yun eh. So, kaya number four, kailangan malaman sa learning, learning can be scary. Okay? Kaya yung iba, ganyan po yan. Kaya hindi na nag-aaral, hindi nagtutuloy. Eh, pastor, pag nalaman po yan, pastor, matindi yan eh. Tapos sasabihin ko sa iba, kung natin, katulad nga nung napakasimpleng bagay kahapon, na si Mary ay hindi na nanatiling virgin. Okay, virgin siya dati, pinanganak si Jesus, so miracle yun. Pero ang turo ng Catholic, nanatiling virgin si Mary. Hindi totoo. Eh, paano, pastor, pag kaya ayan ang ayoko, pastor, pag nalaman ko yan, hindi, eh, anong gagawin ko? Hindi, eh, kagagalitan ko na yun. Hindi naman. Yung mga kagalitan yung magulang mo, alamin mo rin kung ano dapat mong gawin sa learning na nalaman mo. Pero gusto ko na sabihin ngayon, maaring maging, ano yan, ha? Minsan nakakatakot. Ano pa yung nakakatakot minsan aralin? Yan, katulad niya, pwede kang mapahamak, pwede kang agalitan, ano pa. Minsan baka hindi ka na makatulog. Alam niyo yung meme? Meme na naman ako eh, di ba? Kasi nakakatawa yung mga ibang friends ko sa Facebook. Sabi nila, oh, matutulog na ako. Tapos biglang may mga isip ko. Alala niya. Hindi yung kailangan isipin, pero naisip ko, hindi ako tuloy makatulog. Alam niyo, maraming mga aaralin tayo dito minsan, ganun ka. Ngayon, yung mga bata, kahit anong mong gawin nyo, tulog kayo eh, di ba? Alam ito si Peter, ang sarap matulog nito eh.
So huwag kayong matakot. Amen? Sabi dyan, no, sa verse 29, yes, nakakatakot dyan. Pero sabi dito, oh, that there were such an heart in them. Kasi ganito po yun. Gusto na silang tuluan ng Diyos. Ang problema, natakot sila. Kaya sabi nila, Moses, hindi, ikaw na lang. Ikaw na lang doon. Gusto tayong kausapin ng Diyos dito. Ikaw na lang. Nakatakot. May sunog doon. May kulog. May kidlat. Sino itong takot? Hindi ka matututo. Ayoko yung basta. Sumisigaw-sigaw ka dyan eh. Kaya gusto kong kinamik-mik lang. Happy, happy. Praise the Lord. Is it Pastor Ace? Bukod sa ganon, nakatakot? Huwag maging matapang ka. Amen? Amen. Kasi doon ko matututo. Alam niyo yung kwento dito. Ulitin ko lang. Hindi niyo nakuha. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, tutulungan kayo, sabihin ko yung salita ng Diyos. Nung nagkukulugan ay, ba't kailangan ko lang? Hindi ko rin alam. Okay? Pero yun, siguro yung presensya ng Diyos minsan ay ganon. Kailangan maging matapang ka. Kaya sabi niya, sana mayroon silang puso. Alam niyo yung puso? Nauso yan dati sa amin. Sa bagay ngayon, kinakaasara na si Chot Reyes, eh, no? Pero ang ganda ng mag-basket, again, hindi masyadong importante. Ha? Pero sabi natin muna ang importante ng konti yung basketball. Sa karangalan ng Pilipinas, kunwari. Ha? Kaya ang ginagawa sa kanila, pag ikaw player ka, ang lalaki ng kalaban mo, magaling din, malakas din. So kailangan mo ng puso. Una, tapang. At siyempre, gusto mo appreciate yung ginagawa mo. Kasi hindi mo shoot siya kung ano, ha? Mababaw na illustration muna, ha? Kaya pag sinabing gano'n, yun na yung pinaka-lo, ano nila eh? Motto or ano? Chant or battle cry. Puso! Ganyan-ganyan pa yun. Ibig sabihin, laban! Amen? Pag kayo dito, pinagbabawalan na kayong church, laman! Huwag mo mga manunong to ka, lalo yung tatay mo. Ibig sabihin ko lang, yung tamang labang, katulad diba, nalayo pa yan. Ewan ko, anong naglalaban ito. Sana, Panginoon, amen? Ligtas ka naman, amen? Ganun yan, ganyan din ako dati. Paglaban mo, ang hirap nito, ang layo, ang gastos, yung alahalan, pagpunta tayo dun, labanan na naman yun eh. Kaya medyo pray ko na yung sasakyan, Lord, huwag mo nasira yung sasakyan. Okay? Ano pa yan? Magusto winning ka? Naku, mga masungit. Laban! Amen? Amen. Meron ka dyan, ano yung ka pa ng barangay? Laban lang! Tamang laban! Ano pa? Tinatamad ako, laban! Hindi ko maintindihan, laban! Ano ba? Inaasar ako, laban! Ang dapat nandun yung puso mo. Kasi gusto mong matuto. At yun naman sabi ng Diyos din, lapit kayo dito, matututo kayo. Eh, nakakatakot. Mga Baptist, ganun eh, heart preaching. Nakakatakot ba? Hindi naman. Tinutulungan ko nga kayo, amen? Ano pa? Ano ba yung nakakatakot nyo para matuto? Ito mga ito, pag nagkakwento, natatawa na lang ako eh. Pero natutuwa ako, amen? Lamang kayo sa amin eh. Alam nyo na agad yung dapat yung matutunan. Kaya sabi, ano pa? Ay, nakakatakot. Huwag kayong matakot. Amen? Amen. Kayong matakot. Dapat may puso kayo sa learning. Kailangan ko matuto. Importante pala yun eh. Di aralin ko. Eh, may umaharang. Aasarin ako. Lalo pa yan. Doktrina. Babarahin ka niyan. Ang hirap naman yan. Di ba? Basahin ko na naman yan. Calvinist na yan. Malilito ka dyan minsan eh. Ano gagawin mo? Laban. Amen? 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 Last! Yan, tatapusin. Napaka-basic nito. Okay? Ano napansin nyo dyan? Kasi itong iba, takot na nga. Bandang huli, sabi ni ng Panginoon kay... Tapos na tayo dito, malapit na. Okay, so takot na yung iba. Sabi niya, pauwiin mo na! Takot eh. Pero ikaw, ano sabi ng Panginoon kay Moses? Ikaw, huwag kang umuwi, ha? Dito ka lang. Sabi, okay na sana eh. Ikaw, dito ka lang. Para sa amin sa mga meeting minsan, di ba? O sige, meeting adjourned. Oy, dito ka lang, ha? Isasabihin pang iba. So, ganyan nangyari kay Moses. So, ang hirap, no?
So, bakit daw, kaya sabi dito, I will speak unto thee, sa kanya na lang, kanina, sa lahat. Ngayon, kay Moses na lang. All the commandments, buti na lang, matalino si Moses eh. Pero lahat yan, sasabihin ko sa iyo, which thou shalt teach them, that may do them in the land which I gave them. So, number five, last, learning, una, learning is primary and crucial, importante ang mag-aral at matuto. Okay? Pangalawa, unahin mo yung mga importanteng bagay. Ganyan ang learning dapat na meron tayo. Pangatlo, learning can be difficult. Tuloy lang. Pangapat, learning can be scary. Huwag ka matakot. Have the heart. Pero last, alam niyo ba, ito yung pinaka-basic dito, pero yung iba dito natitisod eh. Naasala ko yung iba dito pag yumabang na, na ano, hindi na ginagalaw yung pastor. Pero malinaw dito, number five, learning is committed to a teacher. Okay, magpaturo ka. Huwag kayong, si pastor na yun, pwede ba? Ako naman. O kaya, iba naman, no? Atin tayo dito sa church na to, tapos punta naman tayo sa iba. Ano ba yun? Depende kung ano ka, tipaklong ka ba? Yun ang tawag dun eh. Sa church po, yung tunay na church, member ka nga eh, member. So, yung mga andyan, kapatid mo, nanay mo yung mga matanda, tatay mo, gusto mo pa ganyan-ganyan ka? Hindi ka matututo. Pag yung medyo yung church ka, mababaw sa'yo. At sabi dyan, maghanap ka ng maayos na tagapagturo. Pag nakahanap ka na, huwag namang balimbing. Now ako, manaikinig din ako sa ibang teacher. So, pero isa lang ang belongingness ko, di ba, sa church. Amen? Kaya number one, gusto ko maintindihan nyo, number five, I mean, learning is committed to the teacher. Malinaw po dito. Iba, natakot na. Hoy! Pastor, di naman ako pastor eh. Pag laki-laki mo, sa palagay mo, ano ka? Hindi pa rin. Paano ba kailangan? Nabanggit ko sa inyo ng anniversary at lagi sabi sa inyo, ako naman, masaya na ako doon, okay na ako dito. Kasi nung inaaral yung salita ng Diyos, ano, kailangan, pastor na rin ako eh. Kawawa yung iba, ninailigtas yung mga baptist na undermine. Eh, natuto ko, ito sinasabi ng Diyos, okay lang ba sa akin yon na hindi na ako pastor? Mahala na sila. Hirap yan eh. Hindi, darating yung panahon, hindi mo alam. Na kailangan ikaw yung magturo, utang na loob, kaya dapat mag-aral ka din. Aralin mo lahat na kaya mong aralin, hindi ka pa pastor, hindi ka pa tatay, hindi ka pa manager, aralin mo na. Kasi kaya ka maging manager kasi nalaman mo na yan. Ikaw na dyan, bad. Ikaw, galing mo na, kaya mo na. Ganun po yan. So, nauuna ang learning. Huwag kang aasa. Laging ganun ako ito ni pastor eh. Pastor, kailangan trabaho. Sige, ano mang kaya mo? Marunong ka ba mag-ganyan? Ay, hindi po. Eh daw, ganyan. Ah, hindi rin po. Anong alam mo? Anong gusto mo maging manager po? Niloloko mo yung tao eh. Now, itindihan niyo ba yan, mga bata? Matuto ka muna. Mag-aral ka muna. Makinig ka muna. Sakit niyo muna yung ulo mo. Pag sinabi mo, kabisaduhin mo yan. Gusto mo mag-isolve win yan, di mo kabisado. Di gaganyan. Magiging, ano, kawawa ka. Akainin kang buhay niyan. Yung mga yan. Lalo, yung mga adult. Eh, bata naman eh. May mga ibang bata. Matalino rin. Asa rin ganun. Pag utal-utal ka. Oh. So, kaya yung, ito yung gusto mong mangyari, aralin mo muna. Okay, example na lang yun, soul winning. Aralin mo muna, masterin mo dito para magawa mo at, sabi doon kanina, panatalihin mo. Yung iba, nag-umpisa mag-soul winning, na-discourage kasi hindi sapat yung inaral mo, ginawa mo naman, kaso hindi mo kayang manatili. Kasi ramdam mo, ang hirap. May kulang ka pa dito sa learning eh. Di kasi aralin mo, gawin mo ng maayos yung ditong part, yung unang part. Okay? Iba yan, gusto agad maging leader-leader eh. At there's una yan. Lalo yung mga mayabang talagang, ano, yung natural na mayabang. Buti dito, wala yan eh. Wala ba? So, gusto maging leader, magaling kang follower. Alamin mo yung mga dapat mong alamin. At pagandong ka na, sige, mangarap ka, pero alamin mo, ganito gagawin ko pag ako na yun dyan. Aralin mo. Hindi yung di mo inara, tapos, sige, ako na. Anong gagawin ko? Naku, may nagkagalit. Naku, paano mo kaya, no? Natay ka dyan.
Okay, so tapos na po tayo. So let us continue to learn. Amen? Huwag kayong hinto. Huwag kayong hinto. Magtanong din. Kasi pag nagtanong kayo, doon malalaman kung nasaan ka at mabilis kang ma-instruct. Pag nagtanong ka, ay, itong si ano, hindi niya pala alam yun. Okay lang, at isasagutin ka. Amen? Huwag kayong hinto. Huwag kayong hinto magbasa. Huwag kayong hinto magtanong. Huwag kayong pagdiskusyonan. Huwag lang kayong pagbastusan. Yung maayos na usapan. Amen? Let us continue to learn the words and the will of the Lord. Alamin nyo lang. Ito, sagurado ako, kalooban ko ng Diyos. Church! Eh, yun na ba yun? Di ba? Basta may Bible, basta may church, may kantahan, yun na yun. Baka may iba pa siyang mas gusto. Right? At ano ibang ginagawa ng church, wala na. Kaysaya-saya. Yun na ba yung church? Oh, yun na yun. Ah! Hindi ka magkakalang mag-soul winning. Ay, alam din namin yan. O, oh, indoktrina. Ayaw ko na yan. Ano matuturo mo? Paano sila lalago? At yung mga policy sa church, paano mo malalaman kung hindi mo inaramdaman mong aralin? Amen? So, hindi po nagtatapos yan. Hindi naman ang papastor eh. Naiging assistant ka ng pastor. Naiging magulang ka. At pag pumasok yung panluloko, sino magde-decide sa pamilya mo? Sige nga. Ikaw ito, pastor 1, pastor 2, pastor 3, natanong. Saan po ba ako? Dito ka sa amin. Pastor, dito ka sa amin. Natanong ka pa? Sabihin nyo ito, pero ikaw yung magdadala sa pamilya mo. So, ang learning mo ngayon at ang doing mo, tsaka keeping mo, ikaw rin yan ang responsable dyan. So, kung sasabihin na hindi ka pastor, hindi ka nakakalin niya, mali. Nakakalin mo, kasi dadalin mo dyan yung pamilya mo, kahit babae ka. Minsan nga yung mga malalaki, mga mahina. Oh, tulungan mo yung asawa mong lalaki. Paano mo nalaman? Alamin mo. Men, don't stop learning. Magtanong. Umatin. At yung self-learning, ganun din. Huwag kayong matakot. Tuloy-tuloy lang. Men. So, again, recommended. Hindi ko alam bakit hindi ko na-record data yun. So, anyway, yung learn of me, baka ituro ko ulit next time. Okay? So let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita again. Ten Commandments, batandun po yung malinaw na instruction na importante pala matuto. Importante mag-gather, importante makinig. At yung learning na magkakaroon kami, gagamitin namin yan para gawin ang inyong kalooban. At hindi lang po yun, may mga kumukontra, may mga nanluloko. Paano namin malalaman kung ano exactly yung gagawin namin, paano kami magpapatuloy kung nagkaroon ng panluloko, ng kalabuan, Panginoon, dun sa mga tinuro sa amin, or ginugulo yung dati na namin natutunan. So I pray, Panginoon, tulungan niyo pong bawat isa. Matuto kami sa inyo. Sabi niyo po, learn of me, matuto kami sa inyo, Panginoong Jesus, kung ano ba yung dapat namin gawin ultimately, Panginoon. But dito naman ngayon, nakita namin points, Panginoon. Kami matuto, hindi kami hinto, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray.